dito ka pa maghahaponan? Bahala na, Yaya. Magandang umaga ho, ma'am. Good morning. Sige, Yaya. Oh, sige. Ingat sa pagdadrive, ha? Opo. Mga inutil! Talagang mayayari tayo kung lahat kayo nakatapak dito! Magkikalat kayo! Kalat! Ayoko! Tayo. Saan nyo kami tatalin? Mga kaibigan, hanggang ngayon ay narito ako sa hostage drama na nagaganap dito sa lugar ng kamay nilaan. Subalit hindi pa rin alam kung ilan ang hostage. Ng National Bureau of Investigation ang dumating na dito upang sumaklolo at tumulong sa mga kagawad ng pulisya. Inspector Cuenco, NBI, sino ang team leader nyo dito? Ako. Anong sitwasyon dito? May mga holdupper sa taas. May mga hostage sila. Bakit hindi nyo papasukin? Sarado yung pintuan sa baba eh. Hindi pwedeng puwersahin. Baka kung mapano mga hostage. Sige, alalayan nyo ako. Titingnan ko kung saan natin sila pwedeng pasukin. Ma'am, ang pulis, kailangan ba lumiko pa kami dito? Mapapaliw kami sa pupuntahan namin eh. Eh, hindi ho kayo pwedeng tumuloy dyan, ma'am. Dahil may hinahabol ang mga pulis na holdupper. Ha? Baka magkaputukan pa, madadamay lang kayo. Sige na ho, dyan na lang kayo. Oh, sige, salamat. Doon na lang tayo. Mga kaibigan, nasa kabilang gusali na si Tinyente Cuenco. At mayroon siyang hinihingi. Lubit! May palagay ako, mga kaibigan, na lilipat sa kabilang gusali si Tinyente Cuenco. Ihagis siya ang lubit, mga kaibigan! Cover me! Ay, nakapito ka na! Ay, puto ka na, mga kaibigan! Pare! Balik! Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Carissa. Good morning. How are you today? Ako, very happy. Guess what? Hulaan mo kung sinong kasama ko kagabi. Ay, hindi na yung kano. Split na kami noon. Australiano to die! Ang lakas-lakas ng sex appeal. Naku, pag nakita mo, baka pati ikaw bumigay. Pwede ba, Cathy, mamaya na tayo magkwentuhan pag break time? Ito ba okay. Mga pipirmahan ko? Oo. Si Raymond, pakitawag muna. Oh, yes, ma'am. Come in. Sir, tinatawag kayo ni Ms. Soriano. Thank you. Good morning, Carissa. Raymond, kumusta na yung mga importasyon natin? Dumating na. Pinoprocess na ang mga papeles. Hindi pa pwedeng mapabilis yung mga yon? Kaya nga gusto ko sana ng pag-usapan natin eh.
Kailangan magbigay tayo ng konting grease money para mapadali ang paglabas ng ating mga fax machines, computers, printers. Raymond, hindi tayo bago sa negosyong ito, ha? At dati na tayo naglalabas ng gamit na wala namang problemang ganito. Legal naman ang ginagawa natin, ha? Bakit ngayon? Kasi noon, ang mga ini-import natin ay kayang magtagal sa loob ng customs. Ngayon, hindi na. Ang mga buyer natin mismo ang siyang hindi makapag-antay. Carissa, mas malaking mawawala sa atin kapag nawala ang mga taong ito kesa sa perang ilalagay natin sa customs. Kapag nagsimula kang maglagay, maglalagay ka habang buhay. Lumalabas niyan, kasosyo pa natin sila. I'm sorry, Raymond, pero marami pa tayong mahahanap na ibang buyers. Ayaw ko lang maging palabigasan ng kumpanyang ito. Sige, sir. Oh, sige, pare. Salamat, ha. Ingat. Mukhang inumaga ka ngayon, Benji, ha. Maraming trabaho, eh. Oh, baka mo. Huwag mo didikin. Oh, mukhang inumaga ka na naman, Benji. May finalo-up kaming kaso kagamit siyang, eh. Kuya, nabili mo ba yung pinabibili ko sa'yo? Ay! Nakalimutan ko. Kuya naman, oh. Hindi. Makakalimutan ko ba naman yon? Okay! Yan, oh. Ang bait talaga ng kuya ko. Ay, naku, eh. Binili ka na nga. Binubola mo pa ang kuya. Ingit ka lang. Wala ka nito, eh. Tuloy, bukas yan. Ah, magandang umaga ho, Aling Belen, Mang Benji. Ay, magandang umaga naman. Sandali lang, iha. Hoy, ikaw ah. Ang bata-bata mo pa. Baka mamaya mapikot ka niyan. Hindi naman, kuya. Kaibigan lang. Tara. Sige, mag-aaral kayo mabuti ah. Daan-daan lang. Alalayan niyo mabuti yan. Mr. Reyes? Mr. Reyes? Okay. Ikaw munang bahala sa mga crates. Ilagay mo sa ayos. Pero huwag niyo munang bubuksan hanggat hindi ko sinasabi. Total, marami pa tayong stock sa market. Oho, Mr. Fernandez. Okay. Oho. Namumulot lang naman ako ng basura! Anong namumulot ka ng basura? Palagi ka namin nakikita rito paikot-ikot, ah! Sino to? Nahuli namin dun, sir. Para hong nanunubok. Anong ginagawa mo rito? Eh, sir, namumulot lang po ako ng basura. Namumulot? Ganito ang oras ng gabi? Paano ka nakapasok rito? Raymond, makapakawala ng pulis yan. Sige. Bumalik na kayo sa pwesto nyo. Kami nang bahala sa kanya. Yes, sir. Alam mo, worried ako kay Gomez. Hindi rin masabi ng asawa niya kung bakit ilang araw na siyang hindi umuwi ng bahay. Palagay ko may nangyari sa kanya. Saan ho ba siya naka-assign, sir? Taurus Corporation daw. Opo ka. At ayon sa ating mga intelligence report, malaki ang posibilidad na ito ay may kinalaman sa malaki ang pagpasok ng mga illegal drugs dito sa ating bansa. Kaya kita pinatawag para ikaw ang humawak ng operasyon na ito. I want you to dig deeper into this. Anong ibig niyo sabihin, sir? Well, una, gusto kong malaman mo kung anong tunay na nangyari kay Gomez. Pangalawa, kailangan natin ng matibay na ebidensya. That's why I'd like you to establish contact with them. Have close associations with the company. Kailangan nakadikit ka sa kanila. Malaking pagtitiwala ko sa iyo, Teniente. Nasa iyong ikalulutas ng kasong ito. Sino ho ba ang may-ari ng kumpanyang yon? Siya si Carissa Soriano. Presidente ng Taurus Corporation. Import and export. Sa pagkakaalam ko, sir, eh, lalaga pa yan. Malakas ang personalidad niya. Hindi ka panipaniwalang may kinalaman siya sa kasong final. Pagka minsan, nakakalokong personalidad ng isang tao. Hindi ho tayo, sir, nakakasiguro kung may kinalaman nga siya. Maaaring ginagamit na front ang kumpanya niya na kung sino ibang tao. Yung babaeng yan, kilala mo? Private secretary niya, sir. Si Cathy. Ang problema natin, kung paano natin sila mapapasok.